Hello everyone! Magluluto po tayo ng saging na maruhuya pero hindi po natin gagamitan ng mantika. Ito po ay inirequest lamang, kaya atin po itong susubukan. So yan, meron po akong kalahating kilo ng saging or 6 na piraso. Ito po ay hinog na hinog. Pwede nyo pong i-steam muna or ilaga bago nyo po i-press ng ganito or durugin or imas. Gamit lang po tayo ng tinidor. At pagkatapos po nating durugin ay ilagay naman natin sa isang mixing bowl. Dahil nga po sa mahal ngayon ng mantika ay kailangan nating umisip ng paraan kung paano ba tayo makakapag-budget ng maayos. Higit sa lahat, kung hindi natin gagamitan dito ng mantika ay mas healthy pa po. Kaya naman, isusunod na natin dito ang 1 cup na harina. All-purpose flour po ang aking ginamit dito. Ang pangpatamis naman po na aking ilalagay ay condensed milk, pero pwede po kayong gumamit ng asukal. Kung condensed milk po ang inyong gagamitin ay maglagay po tayo ng 1 half cup or depende po sa inyong panlasa. Katulad ko, hindi ko po siya inilahat. At 3/4 cup naman po ng evaporated milk. Pero kung sugar po ang gagawin niyong pampatamis, 1 cup po ng evaporated milk. At syempre, meron pong vanilla at samahan din natin ng 1 piraso ng itlog. Haluin lamang po natin hanggang sa magsama-sama ang lahat ng ingredients. At nakalimutan ko po pala ang baking powder, kaya samahan natin or pahabulan natin ng 1/2 tablespoon. At sa tulong po ng spatula ay ating haluin para magsama-sama ang mga ingredients. Habang tayo po ay naghahalo, mega love shoutout po kay Miss Marilu Soriano ng Silisi, Italia. Kasama rin po natin si Miss Raquel Alonso ng Dubai. Mega love shoutout din po kay Miss Marilu Berhinyo ng Thailand. At kasama rin po natin si Miss Maria Veronica Daclan Galiste ng La Union. Mega love shoutout po sa mga taga La Union. At ngayon naman, kapag okay na po na ganito, ay atin naman pong lulutuin na. So, meron po ako ditong pan na nakaready. Lagyan po natin ng parchment paper. So, instead na mantika po ang gagamitin natin, ay lulutuin po natin siya na nakapatong sa parchment paper. Mas maganda po kasi mas healthy, less yung oil. Ngayon naman po ay maglagay tayo ng portion na base sa size na inyong gusto. So, ayan, ipinaplat ko lang po. Pwede po kayong gumamit dito ng spatula. Ang apoy po natin dito ay medium low heat lamang para pati po yung loob ay malutong mabuti. At para naman po sa mahihilig na tipid tips recipe, i-follow nyo lang po ang Facebook page na Yudelmo's Kitchen at mag-subscribe sa YouTube channel. At siyempre, itag nyo na rin at i-share sa inyong mga friends para sila din po ay laging updated sa ating mga bagong videos na i-upload. At ngayon naman po ay ating takpan at hihintayin lamang po nating maging golden brown ang bawat side para eksaktong eksakto ang kanyang pagkaluto. Pagkaraan po ng 3 minuto ay atin naman i-check ang kabilang side. Titingnan po natin kung luto na. So, ayan, hindi po siya kumakapit sa parchment paper. At kapag ganito po, okay na po yung side na yan. Yung kabila naman po yung ating lulutuin. At ayan, talagang makakagawa po tayo ng marhuya na hindi po tayo gumagamit ng mantika. So, malaking tipid po sa atin yon at saka malaking ganda rin po sa ating health. Ayan, at medyo sudsurin lamang po natin yung kabilang dulo kasi nakadikit siya. So, ayan. Pwedeng-pwede po. Pwedeng-pwede tayong magluto sa parchment paper. Ayan. Meron na naman po tayong 1 panibagong idea. At syempre, kapag ganito na ay atin muling takpan at maghintay ulit tayo ng another 3 minutes or hanggang sa maluto. At dahil first time ko pong nagluto ng maruya na walang mantika, kaya siguraduhin natin kung lutong-luto ang loob niyan. So ito po 129 degrees or nag 202 degrees Fahrenheit pa po, kaya sigurado tayo na lutong-luto yung loob. Kaya ayan, meron na naman po tayong 1 panibagong idea na nakakatipid sa ating bulsa. Ayan na naman ang ating maruya na hindi po ginamitan ng mantika. At ipagpatuloy lamang po natin ang pagluluto hanggang sa matapos. At pagkatapos naman pong lutuin ay atin ding ilubog sa asukal na katulad ng ginagawa natin sa traditional na maruya. At kung kayo po ay nanonood pa hanggang ngayon, ibig sabihin kayo ay nag-i-enjoy sa ating video, kaya i-press nyo na po yung like at syempre mag-comment na rin po kayo sa baba. Subukan nyo na rin pong lutuin itong ating maruya na walang mantika and then balikan nyo po yung video na ito at mag-comment po kayo kung ito ba ay inyong nagustuhan.
Kaya naman, tikman na po natin yan. So, sa akin, palagay ko pasok yung lasa nito para sa akin dahil hindi po siya oily. Hindi po kasi ako mahilig sa mga pagkain na mamantika. So, yeah, okay po. Masarap po. So, ayan. Again, ito na naman ang ating isang simpleng recipe ng Yudelmo's Kitchen. Kaya naman, maraming salamat po muli sa inyong lahat. Bye-bye at mag-ingat po tayo.